Mga kababayan, mga kabarangay, ang inyong PDEA ay hindi tumitigil upang ipatupad ang anti-drug law sa ating bansa. Ito ang sinumpaan naming tungkulin upang matugunan ang problema ng illegal na droga. Ito kaming maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng masigasig at pinalakas na anti-drug law. Dito sa PDEA Stream ay matutunghayan natin ang kagitingan ng ating mga operatiba. Sa kabila ng maigting na kampanya ng pamahalaang Duterte sa pagsugpo ng droga sa bansa, ay hindi pa rin matapos-tapos ang problemang ito. Ang isa sa itinuturong dahilan, matutunghayan natin ngayong hapon dito sa PDEA Extreme. Tol, saan ba yung parok mo, Tol? Parang matagal ah. Punta na yun kasi nag-uusap kami. Okay. Oh! Ito ba yun? Ito pala eh. Tagal mo naman. Oh! Dala mong pera? Dito boss. Nasaan itin boss? Dito. Para... Ayun na. Ito. Tama. Sige, mali ang pera. Ito ba yan? Sige, okay yan. May tawala lang kasi. Ano yan? Good shit yan. Sige, boss. Okay yan. Time ulit ha. Good morning, sir. Good morning, sir. Yung tungkol doon sa huling tinawag ko sa'yo? Oo, sir. Ano, sir? Oo, kasi malaking bagay ito eh. Dahil malawak ng operasyon ni alias Rafael. Natatandaan mo, sir, yung huling na ano, nahuli na ito eh. Eh, mukhang meron din mga sumasalo na dismiss yung kaso. At ngayon, sir, kala mo, mas lalong lumawak yung network kung saan nagbabagsak. Talamak na ngayon ang network niya. Okay, sir. Ano ulit yung pangalan, sir? Alias Rafael to, sir. Nadinig mo na to, sir. Kilala mo to, sigurado. Okay, sir. Kung kuwan nga, sir, ano man yung plano natin dyan, may kuwan na kayo? Nag-ausap na kayong dalawa personally? Personally, eto, may mga transaction din ako sa kanya. Kaya lang, medyo ilag din ako. Baka maamoy ako, sir. Alam mo naman, mahirap na. Kaya nga. Sir, sana matapos natin to, ma-operate nyo kagad dito. Kasi malaki to. Kung hindi ako nagkakamali, ang network nito nasa mga kalahating kilo na ang kumakalat. Umiikot at nagsisirculate dito sa lugar natin. So kung kwan, sir, mga magkano kaya yung kaya nito itansak sa taong yan? Pwede tayo mag-test buy muna dito, sir. Okay, sir. Magkano siguro, sir, yung kaya nito kunin dyan sa taong yan? Sir, posible kahit na kalahating kilo, makakuha tayo dito. Malaki yan pala talaga yan? Oo, malawak na network nito. Hindi na to basta-basta. High value target na to, sir. Okay, sir. Ang gagawin natin, sir, ganito. I-report ko na to sa chief operations namin sa region. Ipabalidate ko yung pangalan na alias Rafael. Tapos, i-coordinate ko kay RD. Tapos, kailangan open lang yung line mo palagi. Sige, communicate, sir. Lang tayo. Sige, tapos, sir. Siya naman, ang gagawin mo sa kanya, communicate lang kayo palagi ngayong dalawa. Yes, sir. Alagaan ko lagi ito para hindi mawala. Baka lumipat eh. Kaya nga, kasi mailap din yung mga ganito, sir. Tapos mag-update ka sa akin kung halimbawa magkano yung per gram niya, per bulto niya. Para kung magkano yung maproduce namin na pera sa region, i-go natin agad. Sige, sir. Time to time. Bibigyan kita ng informasyon. Sige, sir.
Sana ma-accomplish kagad dito. O, sir, pag nakapunta ako ng region, nakapag-contact ako dun, sir, mag-update din ako sa'yo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Sige, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Panhearing sa PO ng Southern Leyte, sir, na magkakaroon sila ng bypass operation regarding dito sa 500 grams na ito, nakipag-usap agad ako kay Regional Director namin, kay Regional Director Gilbert Buenafe, regarding sa magagawang bypass operation. After that, sir, nag-meeting na kami ni PO together with the RSET namin dito sa region to conduct bypass against sa mga courier na to. So, dito sa 500 grams, sir, ang daming team composition na inano namin, sir. Yung Southern Leyte Provincial Office namin, PDEA Southern Leyte, yung RSET namin, sir, at saka yung sa PDEO ng PNP, PDEO ng Southern Leyte, at saka yung Sogod Southern Leyte, sir, na MPS, sir. Yun ang kasama sa operation. Ang kaso, sir, na ipinay sa kanila, sir, is Section 5, sir, ng RA 9165, sir. Nakaano na siya ngayon, sir, sa court. Naka-file na siya. So, ongoing na, sir, mag-ano na ng court yung trial nila, sir. Ang subject dito, sir, sa 500 grams is dalawa, sir. Si Erwin Avenido at saka si Rafael Didier. Si Erwin at saka si Rafael is courier lang sila, sir, from Palompon sila, sir, galing. Courier sila, kumbaga yung kanilang drugs is hindi galing dito sa Region 8. Kumbaga may source pa sila, sir, galing ng Cebu City. So ang inano nila, sir, ang ginawa nila, sir, is sila lang, sir, ang taga-biyahe papunta dito. Kumbaga, biyahidor ang ibig sabihin. Ang tawag sa kanila, sir, is biyahidor. Sir, good morning, sir. Sir, nandito po pala yung PO natin ng Southern Leyte. Sir, may ano sila, sir, gagawin nila, sir, bypass operation. Malakihan, sir, kasi 500 grams. Isa lang yun sa atin. Ganun ba? Yes, sir. So, ito ngayon, sir, ang ano nila ng operation, sir, nandito yung 3 ohms, tapos yung certificate of coordination nila, sir. So, okay na tayo lahat, sir, nakapag-coordinate na din tayo, sir, sa PNP doon, sir, sa area. So, ano na lang natin ngayon, sir, si PO, kung anong plano niya, sir? Saan galing yung pala to? May information na to. Galing sa confidential informant natin, sir. Dati siya preso sa ilang week. Okay. O, tapos may nag-contact sa kanya, sir. Pinapahanap siya ngayon ng possible buyer. Pero yung gusto nila is buong kalakihan. Yun yung kapag. Kaya ngayon, sir, nag-coordinates na sa amin. Kaya yung CI natin, yung confidential informant natin, may kapatid mo to na polis. Nagpatulong siya, ngayon, nag-tap sa atin. Nakausap niya siya, tapos inilatag niya yung possible transaction. So, sa Sogod tayo, sir. Sogod yung gano'n yung transaction? Yes, sir. Paano yung mga tao? Kailangan mo ng tao? Oo, sir. Nag-tap na ako. Sir, yes, sir. Nag-ano tayo, sir, na makapag-movement, sir, yung ating RCEP, tapos yung ating LPO, sir, yung Southern Leyte PO, at saka yung PNP, sir, na PDEO, at saka yung Southern Leyte, sir, na MPS, sir, ang kasama natin sa operation. Hindi ba ito galing sa anak? Yung information naman, sir. Ako natin sa anak. Golds, good morning! Sir, good morning, sir! So, magkakadak tayo ngayon ng bypass operation sa Sogod, Southern Leyte. So, yung possible na transaction natin is 500 grams. Yun yung usapan, tapos mag-introduce yung confidential informant natin ng isa sa atin. So, napili ko sa operation na to kasi nga, kuha tayo, rotation tayo, si Agent Tudjo. So, next, tapos, kasi malaki yan to, so kailangan ko ng dalawang arresting officer. So, ang napili ko si Agent Kales at si Chan Chan. Okay? So, ito pala yung one area na pinag-usapan ng CI at nung katransaksyon natin. Okay? So, nakapunta naman tayo lahat ng Sogod, di ba? So, pagkukuan lang, ito yung municipal hall. So, andito tayo ngayon sa proper. Okay? So, mga 500 meters away, Petron. So dito, Petron area, dito magaganap ang transaksyon, okay? Kuha nyo? Yes, sir! Okay, pag-picture out na lang. Okay? So yung transaksyon natin, yung PB natin, ikaw, Tuds, ang usapan, magdadala tayo ng 900,000 na cash. So kasi wala tayong cash, so gagamit tayo ng budol.
Okay? So, kasama mo yung CI. From here, magkukommute lang kayong dalawa. Sakay kayo ng tricycle papunta dun sa area. Tapos, susundan kayo ng ating arresting officer at ng rest ng team. Okay? So, bahala na yung kuan, bahala na kami kung paano kami pepwesto na makapasok kami kagad pag nagkuan mo na yung pre-arrest signal mo. Okay, naman lang mga tanong. Clear mga tayo, tapos pick up. Sir! Ngayon mga ahente sa PDEA, tumugid ako sa violation sa Public Act ng 165. Angay ka mo nga makahibalo, nga doon ako mo katungod sa pagkahilom. Ang inyong pamahayag, mahimong gamitin pabor na bato ka ninyo sa bisa na sa nga hukmanan. Ikaw adunay, kamo adunay katungod sa pagpili o gusto ka kasaligan o independenteng abogado o kung di ka magkakaya sa pagbayad, ang kagamhanan muhatag kanimo nga libre para mutabang kanimo. Nasabdan ba ninyo ang inyong mga katungod? Nasabdan ninyo inyong mga katungod? Yes, sir. Yes, sir. Alam mo, yung operations na yun ay talagang matagal naming pinlano at saka tinignan namin kaagad kung talagang totoo yung
information dahil sa grupong yan. Dahil for the first time dito sa history ng Region 8, ngayon lang tayo nagkaroon ng isang operasyon na 500 grams kaagad. So, kasi dito, so far, hanggang 50, 100, pinakamataas na yun. So, talagang nag-isip kami kung talagang totoo yung ano. Kaya, pinlano namin maigi at saka ang nangyari dyan eh, humiram pa nga tayo ng hiram pala. Nag-attempt kami ng hiram ng buybus money sa NHQ. Dahil nung una, na ano namin na pagsubok, medyo hindi pa nagkaayos, nagkaroon pa ng problema dahil siyempre alam mo na mayroon pa rin tayong hangover doon sa nangyayari sa commonwealth natin. Dahil nung nasa area kami, nandun ako mismo, nabasa ko yung sitwasyon, may mga nakita kami mga operatives nukba na dumarating, nagkakaroon ng grupo. So nag-isip ako na instinct ko rin na hindi kami pwedeng mapasubo dahil iniingatan pa rin natin talaga yung kaligtasan over doon sa accomplishment na yan. So nung pinag-aralan ng maigi, pangalawang setup namin inilipat sa mismong Sogod na doon sa southern, at saka hindi namin na talaga inaasahan na magkakatotoo. So far, nakita naman namin yung sitwasyon sa area, hindi tulad ng una na ang drug deal namin dati dito lang sa Andox ng ano, lapit lang sa atin. So kinasa namin talaga yun, tapos dinagdagan namin ng tao para maging secure ba tayo, at saka yung iniisip natin wala tayong agam-agam. So yung area dumating doon, saka simple lang namin, nakamotor lang, hindi mo alam talagang mga ganun din ang itsura ng mga courier. And then it turned out na naging totoo yung buybus natin. So natuwa kami, at saka nagbunga talaga yung aming pinaghirapan. Then makuli namin yung tao, dinala namin dito sa opisina hanggang magkaroon tayo ng tactical interrogation. Tapos marami tayong nalaman tungkol doon. So natumbok natin yung organisasyon nila, na sila pala talaga yung nagdadala ng droga dito sa Region 8. Isa sila sa pinakamalaking grupo na kung mamarapati niya, pwede kong sabihin na galing talaga ang item sa Cebu. Cebu pa rin talaga ang isang source na papunta dito sa ating area maliban sa NCR, sa Luzon. So natumbok natin yung grupo nila, yung hanggang sa mapinitrick natin yung mga kung sino-sino yung mga member. At yun nga ang nangyari, ito nasundan ng isa sa kanila na namang membro na nakuha natin dito sa Palo. Kaya yung galaw nila, yung galawan nila, tsaka yung mga diskarte nila nakamatching na tayo dahil kabisado na natin yung kanilang modus. Habang nandito ang PDEA, hindi sila uubra. Ito po si Jojo A. At sa muli, iniimbitahan ko kayo dito sa maaksyong episode ng PDEA Extreme. Ulit ay kanilang tutuparin, subuin, hanapin ng droga, kanilang tatapusin. Sa eskinita pumapasok ng walang alinlangan, lakas loob lang ang sandata at handa makipagsabayan. Sige, napaka pa hanggang ang droga kanilang makita. Laboratory, dudurugin niya kanilang programa. Walang patatawarin kapag ikay na sa korte. Huwag ka nang magpaliwanag, doon ka na lang sa korte. Impideya pag nagplano ay ibang klase. Mga galawang matitigas nila ay grabe. Hindi alintana sa kanila mga handa nilang kalusi na mga taong masasama. Palagi nilang sinasabi na sa droga'y talo ka. Kaya kung ako sa'yo ay maniwala sa PDEA, handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Ang buhay nila kapalit ng karangalan.